tawagin naman natin si General Ramon Montaño. Ang magtatanong kay General Montaño, si Miss Jessica Soho. General, pasensya na po kayo, tatanungin ko kayo. Alam ko wala kayong boses, pero ito ang inyong pagsubok mula sa akin. Mula po nung kayo'y nag-retiro sa PCINP pa noon, kung tama ho yung aking tanda, hanggang ngayon na PNP na, eh yun pa rin po yung mga problema ng ating mga pulis. May korupsyon sa organisasyon, may mga pulis na sangkot mismo sa krimen. At hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po kung shootout ba o rub out yung mga nangyayari. Ano po sa palagay ninyo ang dapat na gawin para ho gumanda naman po ang pamamalakad ng PNP at gumanda rin po ang imahe ng ating mga pulis? Ang dapat gagawin natin ngayon, sabi na lalo na kung pupunta ako sa Senado, re-reviewin natin yung mga laws regarding the police force. Kagaya itong governing laws ngayon. Alam mo, ang intention of the law before really was to isolate the police force from politics. However, the implementing law give the power of appointing chiefs of police, directors of provincial directors, to governors and to mayors. So what will make a police force? He is no longer, the chief of police is no longer independent or given the real authority to enforce the law, because there will be intervention from politicians. Follow up lang po. Alam ko ho, hindi ito ho ang unang pagkakataon na kayo'y tumakbo for senator. Bakit ho sa palagay ninyo, eh kailangan nyong tumakbo muli, at sa palagay ho ba ninyo, eh mananalo na kayo? Kasi I've been serving people all my life, fighting for our country and our people. And I think I can still fight for my own advocacy in the improvement of our law enforcement community by running for Senate. Now, as far as winning is concerned, I think I have to do hard work and carry my message to the grassroots mismo, not to the politicians. Salamat po, General.